Mommy, Janet Peña. They call me Tita Jan for short. I'm the mother of Munir Peña, a 21-year-old young adult with autism. Towards 1-year-old, napansin ko na na hindi siya namamansin. Kahit tatawagin mo yung pangalan niya, hindi siya mag-acknowledge. But the doctor, at that time wala pa mga developmental pedya nun, could not answer why. Sabi lang nila, maghintay-hintay tayo, baka delayed lang yan. Okay, hindi natin masabi. So, my sister told me that she knows somebody who has a daughter with autism. Kasi nakikita niya yung mga senyales. At that time, wala po akong kaalam-alam about autism. Bigyan niya ako ng advice whom to go to. That was the developmental pediatrician. Interviewed, my son was observed, and the doctor confirmed after an hour na my son has autism. So, dahil may kutob na ako noon, hindi naman masyado naging shocking sa akin yung when he confirmed it. Parang, like, paano na ngayon? Paano na? And then, sabi ng doctor na huwag kayo mag-alala, mami, natuturuan naman sila. And for me, that was already the best news na narinig ko na sinabi niya natuturuan siya, sinabi ko agad saan sila pwedeng turuan, saan kami pwedeng turuan. So, nag-drawing ako ng dalawang dasa blackboard and then kinonnect niya. And then, wow, very good. So the praising, I'm sure, na-encourage si Munir doon, although he was still very young, parang alam nila eh, when people appreciate what they do. So, yun po yung simula na nag-connect siya. And then later on, stick figures. So, he started with stick figures, nakuha niya. When he realized for himself that he had the command, the skill, no? I think, kahit siya po, no? That although non-verbal siya or not conversational, I think, in his mind, naiisip din niya na kaya ko pala, may kakayanan ako. And then talaga po, lumalabas, no? I did not prompt him to draw a man with ganito, with hair, ganito. But then later on, so, may nagkaroon ng perspective, yung kanyang drawing, nagkaroon ng mga angulo. Okay, so makikita niyo how tumatakbo yung utak niya, diba? Even as a child, kahit saang bahay kami pumunta, una niya pupuntahan yung door. Bubuksan niya talaga, titignan niya. But because children with autism want to memorize things, unang makita lang nilang bagay, parang na-picturean na nila. They are very visual, and they have photographic memory. No? Okay, so I think that's parang yung desire niya to explore, to know what's behind the door. May inclination siya sa drawing or may talent sa drawing. I started prompting him to draw na ginagaya lang yung mga libro, yung mga pictures sa libro. Wala pa masyadong control yung kamay niya, yung mga strokes, okay? So, yun kaya ako, as the years went by, yun lang ang sabi ko, gusto ko lang siyang matuto na mag-color, makontrol niya yung kamay niya. But even as a kid, tinuturo ko na siya ng hand control. Ako na naman na-realize, nakita na, my God, ang galing mo sa color combinations. Hindi ko alam yan. Pero kahit ako, hindi ko kaya mag-combine ng colors na ganyan ka-bright. Diba? So doon po, again, na-realize ko na kaya pala yung mga children with autism na ang galing-galing nalang sa art because innate sa kanila yung combining colors. They know what the best colors to combine. They know that. So kaya pala maraming magagaling na artist na may autism. Okay. They had that. That's exceptional. Hindi lahat ng tao meron ganung skill. Understanding what he wants to communicate, I should say na hindi ko masyado yung makita sa art niya. Pero I can appreciate, no? Appreciate yung the way that he expresses his thoughts or his talents through art. Ito, nagulat na lang sila Tita Kathy na first canvas niya, nakaproduce siya nito. At nagulat si Teacher Third na stickler siya sa mga lines. Okay? So yun, nag-discover natin yung personhood niya. Okay? So I think yes, they want to introduce themselves through their painting. Now I realize na pinakikilala nila kung sino sila, kung ano yung kaya nilang gawin, kung anong kaya gawin ng utak nila through the artworks. Okay? So my hope for him really is pagdating ng araw, kung ano yung gustong-gusto niyang gawin, yun ang ginagawa niya. Kung ano yung kaya niyang gawin, nabibigyan din siya ng pagkakataon na gawin yun.
painting nga lang po, I never expected na just by enrolling him here, makakarating siya sa mga exhibit, no? Ino-auction pa yung mga paintings nila. Hindi ko po yun ina-expect. Ang gusto ko lang talaga noon is makontrol niya yung kamay niya sa pag-draw, sa pag-color. So, yung artworks niya, perhaps in the future, can give him a good income din. The reproductions of the painting are, I know, will be selling well kasi ang ganda-ganda po ng isang painting niya yung The Church. Gusto ko lang po magkaroon ako ng time na ipareproduce yun, ipakopy, magka-prints noon, ipapaframe namin kasi lahat po naman kita nagaganda. At wala sa isip ko yung we will own this painting. Siyempre, painting ng anak ko yan. Sa bahay yan, i-display namin sa bahay. Para sa akin, ang paintings niya is really for the world. Kung merong magkagusto ng painting niya, magiging masaya na naka-display sa office or sa bahay, sige, benta natin. I'm not attached. We will not be attached to the paintings because it is his contribution to the world. Autism is really a very mysterious condition. It has been most misunderstood. For the past many years, let's say it's for 100 years, it's being researched, studied. Up to now, wala pa po nakakapagbigay ng conclusion what's really causing it. All of us should know how to accept them, how to understand them, appreciate them for the things that they can do very well. Not so much for the, yung madali kasi mapansin yung tantrum, pasaway yan, makulit, yung antigas ng ulo kasi hindi sumusunod. Because ganun talaga sila because they're so confused with our world. They're not of our world. They have their own world. They come from a different world. I can imagine where things are so in order, things are so quiet, things are so just very swak na swak sa kanila. And when they come to our world, magulo yung isip nila. So that's why we have to understand them, where they're coming from. And kailangan matuto tayo how to support them so that they will be happy in this world too. Kaya sila magulo, confused, kaya sila nagtatantrum because they're not happy. So, imagine mo ang isang adult with autism na hanggang ngayon nagwawala pa. Nananakit pa, nagbabato pa, naghuhubad pa, nagbabasag pa, matanda na siya. You think happy siya sa mundo natin ito? Hindi. So, that's my message is, let's do our share, let's make them happy in this world. Because when we make them happy, sold na rin tayo. Because we have done a very great service to this person na special siya. He came, the Lord sent him here for a purpose and kasama tayo sa purpose.